but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. And we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacañang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang, ako po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya at nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesucristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyong tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mga mabuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po, at dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain
na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drug sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nununungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet, dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa tokhang, kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nangangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita, pinatay yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community, ang ilang mga kapusuran po nandito at ilang mga pastor namin nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS bloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS bloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming celebration ng National Baptist Day, Mr. President. Diendo ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inimbitahan ko kayo. Nagpunta ho kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong respeto, Mr. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan nyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba?
ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami yung kaming pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109:17-18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sapag kayo Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang estupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko, sapagkat iniisip niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating yaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langis sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po ay kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this house, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat po, Mr. Chair.